Kumusta sa inyo mga Jer? So gagawin natin ngayon itong problema ng throttle cable ko, napakatigas, sakit na sa kamay. So ngayon i-check natin kung kailangan na ba natin palitan yung throttle cable or kailangan lang pala natin linisin. So paano natin malalaman? So ngayon babaklasin natin yung cable natin para sa throttle. So ayan siya. Ayan yung cable niya. Ito po. Ito siya. Ayan. So papunta siya dito. Papunta siya dito sa carburetor natin. Una-una natin gagawin, dito tayo magbubukas bago dun sa throttle natin. So dito tayo mag-uumpisa. Siguro naman ito sa akin mas madali lang to pihitin kasi nga trade lang to. Siguro kayang kamayin, or kung mahirap siyang tanggalin ng kamay, gagamit kayo ng flat screw. So dito kayo maglalagay ng flat screw. Itong guhit na to, ayan. Yung mga guhit 'yan. Dito sa kanan, dito kayo mag tutulak para umikot siya. So ngayon mga Jer, umpisa na natin baklasin. So ayan, inikot ko lang siya. So check natin to kung ano ba na yung problema nito, kung bakit siya matigas hilain, nakakangawit na sa kamay. Ayan. Ayan na siya. Baklas na natin. Susunod natin gagawin, dun tayo magbabaklas sa throttle natin. So bago tayo pumunta dun sa throttle, dito muna tayo magtatanggal muna tayo ng spring. Ayan. Kukuha niyo yung spring pataas, tapos saka nyo na hilahin yung ano. Yan, yung kable niya, yung alambre. Yan. Yan po. Yan. Tanggal na siya. So ayan, dito naman tayo magtatanggal. Dito, gagamit ka ng Phillips screw. Ito po. So ayan, ang baklasan natin. Meron siya dito sa gilid, pinakabutas. Lalabas mo yung alambre. Ito yung pinaka ano niya, cable wire ang tatawagin. Ayan, ayan, tanggal na siya. Ito na yun. So, dito naman tayo magtatanggal. Babalikan natin to para matanggal natin pataas. Hugutin lang natin to. Ayan. Ayan na siya. Ito naman susunod natin tatanggalin gamit ang yabi natin na 14 na open. Ayan, hugutin na natin to. Ayan, hugutin natin. Tapos sa kanalam natin to iikutin para lumabas siya. Ayan, lumabas ko siya. So ito na yun, yung throttle cable natin. So check natin kung kailangan na ba talaga natin ng palitan or kailangan lang ng oil.
para dun sa pag baka nagbara dun sa loob mga dumi, aalamin natin dito ngayon. So nakabaklas na siya, titingnan na natin. So ito, check natin to. Ito, tulad nito. Ayan. Ano kung mapapansin nyo, makikita nyo, ayan. Ito. Medyo nagka-bulbul na siya. Tsaka yung mga wire niya na maliliit, ayan, nagsilabasan na. Ayan, makikita nyo naman yan ito. So, ibig sabihin, kailangan na talaga natin palitan to. Ito pala ang tendency nito. Ito pala yung papatigas sa throttle natin. Mahirap siyang pihitin. So ayan po siya ang problema. Kailangan na natin palitan. Ayan. Dami pala o. Yung maliliit na parang buhok. Ayan. Nagbuhol-buhol na siya. So ayan mga Jer. So ito yung nabili kong throttle cable natin. Ayan. Ayan siya. Ayan. So kung mapapansin nyo dito. Ayan. XRM 110 siya. Pero ginamit ko dito sa 125. So SIM lang sila ng, ang importante SIM sila ng size nitong cable na to dun sa luma ko. Walang problema yon. So ngayon mga Jer, kakabit na natin to. Ito na yun. Same lang din sila ng ano, ng haba. Importante pagkapareha sila ng cable. Walang problema yun sa akong XRM110 siya. So pwede yun. Pwedeng-pwede. No problem yun. Naglalagay muna tayo nito. Yan, yung all-purpose oil natin. Yan. All-purpose oil. Maglagay tayo dito sa cable wire natin dito. Lalagyan natin dyan. Yan. Kahit konti lang, lagay nyo na ng konti. Pasukan lang din sa loob. Pwede kayo gumamit kahit anong oil. Basta wag lang yung mantika. Hindi po pwede yun. Kasi mabilis yun maano. Mabilis yung matuyo. So dito naman sa kabila, nilalagay tayo. Pero wag lang masyado madami. Kasi baka pumunta rin dun sa carburetor. Sakto lang. Yung sakto lang. Na mabasa lang siya ng onti. Unti lang, wag masyado madami. Importante nalagyan mo siya. Papasok na lang yun ng ano. Ayan, konti-unti lang. Ayan, yan ang ginagawa ko para protection na rin dun sa cable wire natin. Mahirap din kasi sobrahan mo kasi nga tutulo dun sa carburetor yung oil. Mahirap yun pa kaya hindi yung mandar. Pasok mo dito sa butas. Okay na siya. Yung pinakalak na. Yan, higpit na siya. Susunod natin gagawin, doon naman tayo sa may carburetor. Lalagyan na natin itong
para dun sa lock sa carburetor. Ayan. So ayan, bago natin ipasok to sa carburetor, naglagay muna tayo nito. Oil. Huwag kayong maglalagay ng mantika, ha? Baka naman maglagay kayo ng mantika. Kahit anong oil, basta wag lang yung mantika yung nagamit sa pagpreto. Bawal yun. Lagyan natin ng ano lang, konti lang. Para ito paano, dumudulas-dulas dun siya sa carburetor natin. Para maganda yung play niya. Yan. Uunahin natin yung spring. Palalabasin natin tong ano, cable wire. Yan, mahawakan mo yan. Saka mo ilalagay itong isa. So ayan. Ayan. Masok na sa loob. Tatandaan nyo, meron dito pala tandaan na guhit. Ito. Itong guhit na yan. Dito yan sa gitna. Sisentro nyo yan dyan. Sisentro nyo yan dun sa dulo. Dulo to sa likod. Paganyan. Paganyan ang sistema nyan. Kasi meron doon sa loob pinaka-groove. Kailangan tubahan mo siya dito para mapasok mo siya. Tulad ito. So ayan, medyo mahigpit na, pero para sigurado, dito natin ang konti. Ayan, let's go. Okay na yan. Tapos na natin ikabit, i-testingin na natin. Ayun mga ka-Jer, natapos na natin. Ganun lang kadali at ganun lang kasimple.